Hey guys, Ronis here and welcome back to my YouTube channel. So matagal-tagal tayong hindi nakakapag-upload ng video sa YouTube channel ko dahil masyado po tayong nabibisi. At since ngayon ay Miss Universe Fever, so pag-usapan natin ang katatapos lang na pageant na kung saan nakapasok ang ating pambato na si Gazini Ganado sa top 20. Unfortunately, hindi siya nakapasok sa top 10. So yung topic na pag-uusapan natin ngayon, ano ba, what went wrong? Bakit hindi nakapasok si Gazini sa top 10? Dahil for the past 10 years at ako hindi ako nagkakamali, laging nakakapasok ang tawag na to Philippines sa top 10. So yung pag-usapan natin ngayon is yung ano ba yung mga reasons kung bakit hindi siya nakasali sa top 10. So disclaimer lang again, I'm not against Gazini. Sinasabi ko lang ang honest reaction ko dahil napanood ko yung pa-live stream. Meron akong napanood ko sa Facebook dahil marami ang nag-share. At ito yung mga napansin ko sa kanya. So from the very start, hindi ko masyado, yun nga yung sinabi ko, hindi ko sinubaybayan si Gazini. Pero ito yung mga napansin ko sa kanya na possible reasons kung bakit hindi siya nag-advance from top 10 up until to the last part na posible siyang manalo. Prelim pa lang, parang ang ingay na ni Gazini, parang siya yung mga bet, alam mo yun, isa sa mga bets na posibleng manalo. Until such time na nag-finals na, yun nga, yung kanina lang, at napanood natin yung kanyang performance. I think number one kong napansin is yung delivery ng kanyang advocacy, nung kanyang statement, dahil napanood ko yung tinawag sa top 20. Alam mo yun, napanood ko kung paano sila magsalita. Diba, malalaman mo talaga pag nagsasalita na sila, dahil kahit yung mga hindi, yung mga non-speaking girls, diba, pag galing talaga sa puso yung pagkakasabi mo, pagkakadeliver mo ng speech, malalaman at makikita mo yan sa bibig, sa mata, sa aura ng nagsasalita. At kahit hindi ka naman kagalingan mag-English, pero kung relax ka lang, dahan-dahan ka lang, at parang naintindihan mo naman yung sinasabi ng nagsasalita, malalaman mo galing sa puso talaga yung mga salitang iniwan niya. Pero kay Gazini na part, again, disclaimer lang, hindi ko siya inaano dito. Yun, I think, yung lack sa kanya or lacking na part. Kung saan, ang ganda ng content ng speech niya, yun lang tayo nagkasablay sa delivery siguro. Sinasabi ko to, it's an honest reaction dahil yun yung napansin ko. So, nung narinig ko yung kanyang speech, yung mga napansin ko sa kanyang aura is, kinabahan siya number one. Kasi yun nga, yung pressure siguro na magkakaroon ng back-to-back. Parang nawala siya dun sa enjoyment ng, alam mo yun, ng moment kung saan dapat relax lang din siya. Yung napansin kong relax is si Venezuela, yung parang kahit hindi kagandahan mag-English, pero naiintindihan mo yung sinasabi at relax lang siya. Alam mo yun, pwede ka naman magdahan-dahan. Yung napansin ko kasi kay Gazini is nagmamadali siya at parang hindi convincing the way niya i-deliver yung kanyang speech, which I think yun is yung isa sa mga reasons kung bakit hindi siya nakasama. Dahil I think yun yung isa rin sa mga kinukuhaan ng points ng mga judges para mag-advance ka sa top 10. At hindi ko yun nakita sa kanya, to be honest. Kaya I think yun yung isa sa reason kung bakit hindi siya nakapasok. At parang kinakabahan siya. Sa lahat ng top 20 na nag-speech, isa siya sa mga napansin kong kinabahan. So, sabi ko, kung makapasok man siya, yes, syempre, sino bang hindi matutuwa. Pero pag hindi siya makapasok, I think yun yung reason. At yun nga, na-explain ko na kanina. Nasasayangan lang ako sa kanya dahil ang ganda-ganda niya sa screen. Alam mo yung pag pinawag siya, pag tinitingnan mo siya maglakad, perfect na yun. Nandun na sa kanya lahat. Pwede siyang maging Miss Universe. Pero marami akong mga nabasa online, napanood online, at merong nagsasabi na dahil nga sa pagkapanalo ni Catriona na nag-set siya ng standard na napakataas or napaka-high talaga. So, ibig sabihin, ang hinahanap na ngayon ng Miss Universe is parang hindi na lang puro ganda. Alam mo yon. At I'm not saying that wala yun si Gazini. Just for some reasons na I think marami rin ang mas magaganda at magagaling na speakers ngayon na nakalaban niya. So, we're just hoping for the best. Ginawa niya ang best niya. At makikita mo naman yun yung hard work na ginawa ni Gazini para i-represent yung country natin, Philippines. At kung ano man yung mga anumang level yung na-reach niya, we must be proud of her dahil ginawa niya yung best niya para sa atin. At I think deserving din naman ang nanalo. At marami kasi ang nasasabi na yung mga judges, mga alam mo yung puro girls. At kung mapapansin natin, parang mga negra usually ang mga nakapasok. Wala, I think yung mga nakapasok lang na Asian is Indonesia ba yun? Correct me if I'm wrong. At saka Thailand. And to be honest, yung hindi ko lang matanggap na part is yung hindi siya nakasama sa top 10. Kasi yun naman talaga ang hinihintay natin. Kasi diba, makikita natin yung swimsuit doon at saka yung gown na isusuot nila sa evening evening gown competition. So, sayang lang. Hindi ko sinasabi na yung top 10 hindi deserving. It's just for some reasons na I think kung merong mang mas deserving sa isa or ilan sa mga napasama sa top 10, I think isa rin si Gazini doon. Kung yung basehan nila para mag-advance sa top 10 is yung speech nila,
parang nasayang lang din yung prelim, di ba? Kasi siguro yun yung basis nila for top 20. So for top 10, I think yung speech, kung yun yung kanilang basis, and then we have to respect and accept that kasi nangyari na ang mga dapat mangyari. Sayang lang talaga, pero sabi pa nga, kung para sa'yo talaga, para sa'yo. So maybe next year, manalo ulit tayo, so give chance to others na lang siguro. Yun, so again, going back, deserving din naman ang nanalo South Africa, parang good speaker at maganda rin naman, 'di ba? Hindi talaga basehan kung maputi ka or what not. So beauty is in the eye of the beholder, at masasabi ko is deserving ang nanalo. At yeah, we're just so happy sa anuman ang naging results ng Miss Universe ngayon, at we're just hoping and praying na sa lahat ng mga pinagdaanan ni Gazini is maratag pa rin siya, dahil hindi natatapos yung journey niya dito. Ginawa niya ang lahat ng best niya, at we're still proud of her. Kung nag-agree kayo lahat sa mga sinabi ko dito, at if you think kung meron kayong mga assessment sa naging performance ni Gazini, please comment down below at pag-usapin natin yan. At sa mga bago pa lang dito at hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please consider subscribing, at i-click na rin po ang notification bell para notified ka if ever you have new uploads in here. So yeah, this has been Ron, and I'll be seeing you then on my next vlog. Bye!